17 ng Marso, ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagningning ang kanyang damit. May dalawang lalaki ring nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama, pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na ang mga iyon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, "Kuro, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng tatlong kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang may ulap na lumilim sa kanila at natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang hinirang. Pakinggan niyo siya." Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus. Nang mga araw na iyon, sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mamundok na tayo. Kung ang Diyos ay nasa langit at ang langit ay totoong nandoon sa pinakamataas na lugar sa itaas, na lampas-lampas pa sa mga ulap, masasabi nga na kung gaano kataas ang kinaroroonan mo, ganun ka rin kalapit sa langit at sa Diyos. Kaya pala ganun nga ang pakiramdam ko nang marating ko ang halos tuktok na ng bundok Banahaw, abot kamay ko na ang mga ulap, kaya nasabi ko sa sarili ko, malapit na ako sa langit. Sa banal na kasulatan, totoo namang madalas na nababanggit ang bundok kaugnay ng Diyos. Sa katunayan, ang tawag na El Shaddai sa Diyos ay maaaring nangangahulugang Diyos ng kabundukan. Ipinaihiwatig din ng salmista na naroroon sa bundok ang Diyos. Sa mga bundok ako nakatitig, saan kaya manggagaling ang kaligtasan ko? Ang saklolo ko'y nagmumula sa Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Sa bundok ng Sinai, nakausap ni Moises si Yahweh at doon din ibinigay sa kanya ang 10 utos ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman ngayon, makikita nating nagbagong anyo si Jesus sa isa ring bundok, sinasabing bundok ng Tabor, kung saan narinig din ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ito ang aking anak, ang hinirang. Pakinggan ninyo siya." Sa bandang huli, muling mahahayag ang mukha ng Diyos sa bundok ng Kalbaryo sa katauhan ng kanyang anak na duguan at nag-aagaw buhay. Ang buhay ay parang paglalakbay sa bundok ng Diyos kung saan tayo maninirahan magpakailanman. Pero katulad ng salmista ay nagtatanong din tayo, sino ang makakaahon sa bundok ng Panginoon at sino ang makakatindig sa banalyang lugar? Ang salmista na rin ang sumagot na magandang gawin nating gabay sa panahong ito ng Kwaresma. Ang may malinis na kamay at dalisay na puso, ang di nagtataas ng kanyang kaluluwa sa di totoo at di sumusumpa para manlinlang. Ang dagdag pa niya, siya na lumalakad ng walang dungis, na nagsasagawa ng katarungan at nagsasabi ng totoo mula sa kanyang puso. Siya na walang paninirang puri sa kanyang dila. Siya na di gumagawa ng masama sa kanyang kasama at di humihiya sa kanyang kapwa. Siya na humahamak sa masama ngunit nagpaparangal naman sa may pitagan sa Diyos. Sa mga bundok ng buhay natin, pareho nating makikita sa iba't ibang pagkakataon ang duguang mukha ni Jesus at ang maluwalhati niyang pagbabagong anyo. Sa madaling salita, sa paglalakbay natin sa bundok ng Panginoon, totoong may hirap at ginhawa sa daan. Sa bawat pag-usad,
makatagpunawa tayong lagi ng lakas at inspirasyon sa taglay nating panalangin ng salmista. Ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Manguuna ang mga iyon at dadalhin ako sa tiniterhan mong banal na bundok.